Diane, hindi ako papayag. What the? Ferdinand, can you please calm down? Okay? Ininom ni Ferdinand ang pang-apat na bote ng beer. Kasalukuyan sila ngayong nasa isang bar nang mapag-usapan nilang magkita ni Diane. Sobrang nag-aalala kasi siya dahil bumalik na naman ang ex-boyfriend ni Maria. You should fix this. It's your fault, Diane. Jeez, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hinaan mo yung boses mo, okay? For ye, mauuwi lang sa wala lahat. Hindi ako papayag, Diane. Alam ko, Ferdinand. Kaya pwede ba huminahon ka muna? Hindi ko rin akalain na uuwi si Luke dito sa Pilipinas after his recovery. Ang buong akala ko, nakalimutan na niya si Maria. It's your fault. Akala ko ba binabantay mo siya sa Amerika? Ngayon pa, nagbalik na yung lokong yan kung kailan sinagot na ako ni Maria. Muli siyang nagbukas ng isang bote ng beer at tinungga niya iyon. Tinaasan siya ng kilay ni Diane. Teka nga muna, ano bang kinagagalit mo? Don't tell me na in love ko na kay Maria. That's absurd. Baka nakakalimutan mo na ang deal natin. Hindi niya sinagot ang sinasabi ni Diane. I fall in love with her. She's so kind and she makes me happy, damn it! Tumawa ng pagak si Diane sa kanyang sinabi. Wala ka rin palang taste. Anyway, problema mo na iyan kung nahulog ka sa kanya. Ang deal natin ang mahalagang magawa mo sa ngayon. Sa tingin mo, magagawa ko pa yung deal natin? Lalo na ngayon, umaaligid yung mokong look na yan? Bakit? Ayaw mo na ba ng 10 million? Pwede ko naman itigil ang deal natin. A deal is a deal. Hindi mo pwedeng bawiin iyan. Gagawin ko pa rin ang deal natin. Halos 2 taon na nilang pinagplanuhan ang pagsagawa ng big deal nila kay Maria. Nais niya itong paibigin at sa bandang huli ay iiwanan niya itong luhaan. Gusto ni Diane na ilayo niya si Maria kay Luke upang masigurado na nitong masusulo na nito si Luke Hoffman. 10 milyong piso ang deal nilang iyon, kaya todo effort siyang manligaw kay Maria. But his feelings backfired to him. Nahulog rin siya kay Maria habang nililigawan niya ito. Ito na ata ang babaeng may pinakamagandang ngiti. Nahulog siya sa magandang ngiti nito, lalo na sa nakakahumaling nitong amoy. Napakabango nito, lalo na ang buhok nito. Sa mga simpleng bagay na iyon, unti-unting nahulog ang puso niya para kay Maria. But money is still money. He need it. Alright, I will still give you that money, Ferdinand, kapag nailayo mo si Maria kay Luke this time. Ilalayo ko talaga siya. She's mine. Hindi ko pa nga siya natitikman. Tumawa ng malakas si Diane dahil sa kanyang sinabi. Ede, lumabas rin ang totoo. Gusto mo lang siyang matikman, Ferds. Hindi ka pa rin nagbabago. Pagsasawaan ko muna siya bago ko siya ibalik sa mukong look na yun. Hindi ako papayag na mauuwi sa wala ang paghihirap kong ligawan siya. That's your problem now, Ferds. Labas na ako dyan. Ang deal lang natin ay ilayo mo si Maria kay Luke. Make her fall in love with you. Tapos, iwanan mo siya ulit kapag hulog na siya sa'yo. I'll give you the money kapag bumalik na si Luke sa Amerika. I bet he will go back to the States kapag nailayo mo na si Maria sa kanya. Paano ko nga magagawa yun? Eh hindi mo naman binabantayan yung mukong Luke na yan. Sabi mo, ikaw ang bahala sa Luke na yan. Umiwas rin si Luke sa akin, Ferd. Kahit sa Amerika, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nahirapan akong i-monitor siya dahil pati ang mga kapatid niya wala akong makuhaan ng impormasyon. Really? Or busy ka sa mama mong may tililing sa ulo?
Nasampal agad siya ni Diane dahil sa kanyang sinabi. Don't you dare say that! May sakit kasi ang mama nito. May mental health disorder ang mama nito, kaya naman hindi rin ito maasikaso ang deal nila. Mukhang lasing na siya, kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig niya. I'm sorry, Diane. Bawi agad niya sa kanyang sinabi. Kung hindi lang kita kailangan, hinding-hindi na kita kakausapin. Napakasama mo, Ferdinand. Mukhang naiiyak pa ito sa kanyang pag-aalipusta sa nanay nito. Wala siyang pakialam. Pareho lang tayo, Diane. Nagkakilala sila ni Diane dahil ito mismo ang lumapit sa kanya noong umpisang naniligaw pa lang siya kay Maria. Si Franz ang nagpakilala sa kanya kay Maria noon at pure blinded lang talaga ang hangad niya sa umpisa. Ngunit nang lapitan siya ni Diane, doon nagsimulang magbago ang hangarin niya para kay Maria. She offered him a deal and he grabs it. Malaking pera ang offer nito, kaya naman tinanggap niya ang deal na iyon. Tumataginting na 10 milyong piso. Kahit mayaman rin ang pamilya niya, wala siyang ganoong kalaking pera. Noong una, baliwala lang sa kanya si Maria, lalo na nang malaman niyang katulong lang ito. Na-turn off siya agad. Of course, mga modelo ang dinidate niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga ex-JF niya? Kapag nalaman ng mga ito na si Maria lang ang naging nobya niya. Ngunit, bigla na lang dumating si Diane sa buhay niya. Doon nagsimulang seryosohin niya ang paniligaw kay Maria. Nag-enjoy siya habang nililigawan ito dahil maganda pala ito lalo na pag tinitigan niya ito. Higit sa lahat, mabait ito at malambing. Bonus pa na malaki at malusog ang front nito. Iyon ang ilang ulit na niyang pinagnanasahan. Bahala ka na kung paano mo ilalayo si Maria kay Luke. Ako nang bahala kay Luke. Tumayo na si Diane at halatang masama ang loob nito sa pang-insulto niya sa mama nito. Bahala ka sa buhay mo, basta ibigay mo sa akin ang pera kapag nailayo ko na si Maria. Ma'am, akala ko hindi ka papasok. Tumawag si Sir Franz sa akin kanina. Nang makapasok si Maria sa loob ng jewelry store, agad niyang nakasulubong si Girlie, ang kasamahan niya sa trabaho. Dalawa lamang silang empleyado ng jewelry store na iyon. Student worker pa ito. Ngunit, madali lang naman ang trabaho nila at halos wala naman silang ginagawa roon. Nag-lunch ka na ba? Tanong niya kay Girlie bago siya pumwesto sa kanyang pwesto. Inilapag niya rin ang kanyang bag sa lagayan nito. Hindi pa, ma'am. Hinihintay ko yung longganisa. Nagkunyari siyang nakalimutan niya ang longganisa nito. Tinapik niya pa ang kanyang noo. Nanako po! Nakalimutan ko! Napalabi naman si Girlie dahil paborito nito ang longganisa niyang niluluto. Galing pa kasi iyon sa probinsya nila kaya malinamnam iyon. Ganoon ba, ma'am? Bukas na lang kung ganoon. Diyan na lang tayo sa karinderiya kumain mamaya. Maganda rin sana si Girlie, ngunit kulang ito sa pag-aayos. Nerd kasi ito at hindi pala ayos. Minsan nga, pinipilit niya lang itong maglagay ng kaunting lip tint para naman presentable sila sa mga client nila. Tumingin siya sa orasan niya sa kanyang cellphone. Mag-aalas 11 na pala ng tanghali. Late na siya dahil dinaanan niya pa ang hotel kung saan naroon si Luke. Tapos na kaya itong maligo? Napalunok siya ng maalala ito. Sigurado,
Magagalit ito dahil tinakasan niya ito. Sino ba naman kasi ang hindi tatakas dito? Kusa atang malalaglag ang kanyang pangibaba sa tuwing nakikita niya ito. Para bang may kakaiba itong pwersa sa katawan nitong hinihigop ang katinuan niya. But come to think of it, masaya siya dahil magaling na ito. Malakas na muli ang katawan nito. Nabuhat pa nga siya. Iyon ang parating niyang dasal-dasal. Sana gumaling ito at munumbalik ang lakas ng katawan nito kung nasaan man ito naroroon. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang tumunog ang door chime sensor ng jewelry shop. Nalaki ang kanyang mata nang may pumasok na isang gwapong lalaki na kahawig ni Luke. Sa unang tingin, akala niya si Luke ito dahil halos magkahawig ang mga ito. Bumilis tuloy ang tibok ng kanyang puso sa pag-aakalang si Luke ito. Ngunit, na-realize niyang mas bata ito ng kaunti kay Luke at iba ang gupit ng buhok nito kumpara kay Luke. Kay Kenzo? Nauutal at mahinang sambit ni Girlie. Nanaki ang kanyang mata nang mapagtanto niya kung sino ito at doon na siya napangiti ng husto. Matagal na panahon na nung huli niyang makita ito. It was Kenzo Hoffman, ang nakababatang kapatid ni Luke. Kaya naman pala, halos magkahawig ang mga ito. Ate Maria! Iba na rin ang tono ng boses nito. Mukhang binata na talaga ito. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Kenzo! Aba! Halos hindi kita nakilala! Kamusta ka na? Todo ngiti niyang bati sa kanyang brother-in-law, este sa kanyang dating amo. I'm good. It's been 2 years since I saw you. Pati ang pagngiti nito, kuhang-kuha talaga nito ang pagngiti ni Luke. Napakagwapo. Oo nga, anong ginagawa mo rito? My mother wants to invite you for her birthday on Saturday. Inutusan lang akong ihatid ito. May inabot itong invitation birthday card sa kanya. Kulay pink iyon at may picture pa ni Mrs. Hoffman. She really missed her. Kahit paminsan-minsan, nagchat-chat pa rin ito sa kanya sa loob ng 2 taon. Nasa Amerika na kasi ito at hindi pa sila nagkikita muli. Nandito na pala si Ma'am Abby? Tinanggap niya ang invitation letter nito. Sa Friday pa ang dating niya. She just want to invite you ahead of time. Panay naman ang paghila ni Girlie sa likod ng kanyang uniform habang hindi ito mapakali sa kanyang tabi, kaya nilingon niya ito. Pulang-pula ang mukha nito na parabang hiyang-hiya kay Kenzo. Papakilala mo ako, ma'am. Schoolmate ko siya. Bulong ni Girlie sa kanya. Napapatingin naman si Kenzo sa kanilang pagbulungan. Nagets naman agad niya kung bakit ito namumula. Marahil, crush nito si Kenzo. Kenzo, nga pala ito si Girlie. Sally. Putol ni Girlie sa kanyang sinasabi. Napangiwi naman siya. Sally nga pala ang tunay nitong pangalan. Ngunit Girlie lang ang nickname nito. Ay, Sally pala. Siya nga pala si Sally, ka-schoolmate mo raw siya. Pasimple siyang kinurot ni Girlie. Ngumiti naman ang tipid si Kenzo at tumingin kay Girlie. Parang hihimatay naman ang katabi niya sa kilig nito. Hi, nice to meet you, Sally. Simple ngunit nakakakilig nitong pagbatik kay Sally. Hi, Kenzo. Napapangiti siya dahil ngayon niya lang nakitang kinikilig si Girlie. Anong course mo? Sa dami ng students sa school, hindi pa kita nakita. Business management? Ah, that's why.
malayo ang building ng course ko. Napapalunok naman si Sally at hindi ito makapaniwalang kausap nito ngayon si Kenzo. Oo, at pang night shift ako kasi nagwo-work ako sa umaga. Ngumiti lang ng tipid si Kenzo bago ito tumingin sa relong pambisig nito. Ate Maria, I gotta go. Basta pumunta ka sa Saturday. Pwede ko bang isama si Sally? Tumingin ulit ito kay Sally. Yeah, sure. Wag lang yung boyfriend mo. Kabilin-bilinan kasi ni kuya, ni mom. Oh, okay. Ingat ka, Kenzo. Masaya ako at nakita pa ulit tayo. Bye, girls. Paalam nito sa kanilang dalawa ni Girlie. Agad naman napaluhod si Girlie sa sahig nang makalabas na si Kenzo. Hoy, Girlie! Nag-aalala tuloy siya, ngunit nawala ang pag-aalala niya nang makitang nakakagat labi pa ito at may kakaibang ngiti sa mga labi. Diyos ko, ma'am! Hindi ko akalain makakausap ko siya! Para kang sira dyan! Natatawang sagot niya dito. Ma'am, grabe, ang gwapo-gwapo niya, lalo na sa malapitan. Hindi ako makapaniwala, ma'am, kilala na niya ako. Kaya sumama ka sa akin sa Sabado para makausap mo uli siya. Paano kayo nagkakilala, ma'am? Saan kayo nagkakilala? Family friend ka ba nila? Dati akong katulong ng mga Hoffman. Talaga, ma'am? Eh di lahat ng mga magkakapatid na Hoffman, nakita mo na? Numiti siya. Oo naman, lahat sila. Ex-boyfriend ko pa nga yung isa eh. Proud niyang informa kay Girlie. Nanlaki naman ang mata ni Girlie. Talaga, ma'am? Sino doon? Si Luke Anderson. Ako. Halos sabay silang nagsalita ni Luke, kaya napatingin siya sa pinto ng jewelry shop. Parang lalabas ang eyeballs niya sa sobrang paglaki ng kanyang mata. Gulat na gulat kasi siya dahil nasa loob ito ngayon ng jewelry shop nila. May ngiti sa labi nito na para bang tuwang-tuwa ito sa mga narinig sa kanilang pag-uusap. Kung gwapo si Kenzo, mas gwapo ito para sa kanya. Lalo na ngayon, halatang bagong ligo lang ito at bagay na bagay dito ang kulay itim na sweatshirt at pants nito. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong niya kay Luke. Ang gwapo! Sambit naman ni Girlie sa tabi niya. Lumapit ito sa kanila. Susoli ko lang to. Ipinatong ni Luke sa harapan nila ang Tupperware na pinaglanggan ng longganisa at fried rice na pinakain niya rito kanina. Oh, okay. Kinuha niya agad ang Tupperware. Thanks for the longganisa. Oh, okay. Kaya pala wala kang baon na longganisa, ma'am. Kasi napakain mo na kanina. Siya naman ang pasimpleng kumurut kay Girlie nang sumingit ito sa usapan nila. Ngumiti naman si Luke. Hi, I'm Luke. Pakilala ni Luke sa sarili nito kay Girlie. Ako naman po si Sally, pero Girlie ang nickname ko. Lunch nyo na ba? Tanong ni Luke. Hindi pa. Oo, sir. Malapit na po kaming mag-lunch. Kaso, baka dyan lang kami sa karinderya dahil wala nang baon si ma'am. Pinakain pala ho sa inyo. Tinakpan niya ang bibig ni Girlie. Mamaya pa kami mag-lunch at hindi tayo pwede mag-lunch dahil magagayat ang boyfriend ko. Nawala naman ang ngiti ni Luke sa kanyang sinabi. Fine. Anyway, thanks for the breakfast. Walang kangiting-ngiti itong lumabas ng jewelry shop. Para tuloy, gusto niya itong habulin at bawiin ang kanyang sinabi.
Halaka, ma'am. Nagtampo ata. Napabuntong hininga tuloy siya. Kaya nga. Siya naman ngayon ang napaupo. Ma'am, parang gusto makipagbalikan sa'yo ni Luke. Bakit ayaw mo? Sinagot ko na kasi si Ferdinand tung isang gabi. Nanlaki naman ang mata ni Girlie. Ano? Ano ba yan, ma'am? Bakit sinagot mo yun? Ayoko dun eh. Napabuntong hininga siya. Hindi ko naman kasi alam na babalik si Luke. Bigla na lang siyang babalik after 2 years. Ma'am, dapat hindi mo sinagot si Ferdinand. Hindi mo naman mahal yun eh. Tsaka, di ba sabi ko sa'yo, parang may masamang ugali yun? Mabait si Ferd. Maasikaso. Maasikaso dahil may kailangan yun sa'yo. Malakas akong makahalata kung masama ang ugali ng isang tao. Hindi naman sa pagiging judgmental, ma'am. Pero powers ko ata yun eh. Napabuntong hininga siyang muli. Hindi naman sa pagiging chismosa, ma'am. Pero siya ba ang tatay ni Lucas? Tumango siya. Sabi na eh, kahawig niya si Lucas eh. Napakagwapong bata. Anong gagawin ko, girlie? Ayokong saktan si Ferds. Makipaghiwalay ka na habang maaga pa, ma'am. Natatakot ako. Baka iwanan lang ako ulit ni Luke. Ma'am, malay mo hindi na. Malay mo, this time panghabang buhay na. Malay mo, ito na yung right time para sa pagmamahalan yung dalawa. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang magring iyon. Yekol is calling. 3 beses pa siyang napakurap nang mabasa ang pangalan nito sa screen ng kanyang cellphone. Sumilit naman si Girlie sa cellphone niya kung sino ang tumatawag sa kanya. Sagutin mo na, ma'am. Feeling ko, siya ang totoong nagmamahal sa'yo. Paano mo nalaman siya to? Ayan, ma'am mo. Yekol, binaliktad lang na Loki. Napakamot siya sa kanyang kilay. Ngayon niya lang iyon na gets. Sagutin mo na, ma'am. Ito na mismong pumindot ng answer button, kaya naman nataranta tuloy siya. Hey, hello? Let's talk. Ha? I'm waiting outside the store. Ha? Come with me. Napalunok siya sa sinabi nito bago niya tinapos ang tawag nito. Ayaw na niyang mag-isip pa kung pupuntahan niya ba ito sa labas o hindi. Tama si Girlie. Paano kung ito na ang tamang oras para sa pagmamahalan nilang dalawa? Iisipin pa ba niya ang mararamdaman ng iba kung ito ang sinisigaw ng puso niya? Ma'am, saan ka pupunta? Tanong ni Girlie sa kanya bago siya lumabas ng jewelry shop. Sa malayo. Ikaw muna bahala dito. Napangiti ng husto si Girlie. Go for the goal, ma'am.